Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Would you dance if I asked you to dance? Would you run and never look back? Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul tonight? Pinunasan ko ang luhang nagbabantang pumatak sa gilid ng mata ko at ngumiti habang pinagmamasdan si Ada, na parang anghel na bumaba sa lupa. Suot ang puting trahe niyang deboda. Mabagal siya naglakad akay ni Papa Antonio, palapit dito sa altar kung saan ako naghihintay. Sa likod ng belo niya ay alam kong nakatingin siya sa akin at nakangiti. Hindi na ako makapaghintay na mahawakan ko siya at sabay kaming manumpa sa kanya. I can be your hero, baby. I can cast away the pain. I will stand by you forever. You can take my breath away. Tuluyan na ngang pumatak ang luha ko sa pisngi ko at mabilis itong pinahid. Gumiti naman si Papa Antonio at tinapik ako sa balikat. Sabay abot sa akin ang kamay ni Ada, na agad ko namang tinanggap. Banaag ko sa likod ng puting belo ang matimis niyang ngiti. Parang bigla ay naging amin lang ang mundo. Wala na akong naririnig at nakikita sa paligid ko, kundi siya lamang. Ayokong ialis ang mga mata ko sa kanya. Nagitla lang ako nang maramdaman ang pagtapik sa balikat ko ni Lorenzo, na siyang best man ko. Para kang namatanda, Sarge. Umayos ka nga. Nandiyan na si Father, untag niya sa akin. Saka lang ako nakabalik sa huwisyo, nakita ko na lang ang likod ni Lorenzo na umupo na sa upuang katabi ng mga kaibigan kong mga nakangisi sa akin. Napakamot na lang ako sa kilay. Narinig ko naman ang mahinhin na tawa ni Ada. Simulan na natin ang seremonya, hayag ni Father. Sa buong durasyon ng misa ay nakatingin lang ako sa kanya at taimtim na nagdarasal habang hawak ko ang kamay ng babaeng pinapangarap ko lang noon, na ngayon ay kasama ko nang humaharap sa kanya. Hindi ako pala dasal, pero para sa babaeng pinakamamahal ko, handa akong araw-araw na magdasal, na sana ay lagi siyang ligtas at hindi siya magsawang mahalin ako. Ang tanging hiling ko lang para sa sarili ko ay bigyan pa ako ng malusog na pangangatawan at mahabang buhay. Gusto kong makasama si Ada hanggang sa pagtanda naming dalawa, hanggang sa parehas nang pumuti ang buhok at uugod-ugod na. Bilang tanda ng ating pagtanggap sa mga bagong kasal, pasalubungan po natin sila na masigabong palakpakan, hayag ni Father sa pagtatapos ng seremonya. Sumigabo ang palakpakan sa loob ng malaking simbahan. May ilan pang sumisipol. Nagkatinginan kami ni Ada at parehong may masayang ngiti sa mga labi. Inaplos ko ang malambot niyang pisngi at muling naglapat ang aming mga labi. Mas lalo pang lumakas ang palakpakan na may kasama pang hiyawan at tuksuhan. I love you, sweetheart. I love you too. At muling naglapat ang mga labi namin. Tila nawalan kami ng pakialam sa paligid. Congratulations, pare. Congratulations sa inyo ni Ada. Bati sa amin na mag-asawang Bernard at Laura. Buhat-buhat ni Bernard sa magkabilang braso ang anim na buwan nilang anak. Salamat, pare. Nakangiting tinanggap ko ang nakalahad na kamay ni Bernard. Thank you, Laura. Mukhang naiirita na ang anak ninyo, natatawang sabi ni Ada. Naiirita na nga dahil kanina pa sila pinanggigigilan ng mga bisita ni Laura. Nagkatawanan kami. Ang cute din naman kasi ng kabal nila. Dibale,
pasasaan ba at magkakaroon din kami ng ganyang kakukyut na mga anak? Wala pa man, ay sobrang excited na ako. Ipinagkakatiwala ko sa iyo ang unika iha ko, iho. Alam kong higit na maaalagaan mo siya. Wika ni Papa Antonio na maluhaluhang yakap si Ada. Makakaasa po kayo, Papa, nakangiting sabi ko. Bumaling naman ako kay Lula Mila na maluhaluha din. Nagmano ako sa kanya. Ngumiti siya at tinaplos ang kamay ko. Wala mang namutawing salita sa bibig niya ay alam ko ang nais niyang ipahiwatig. Lumapit naman sa akin si Andres at Andrea at niyakap ako. Wala man ang mga magulang ko sa napakahalagang araw na ito ay ramdam kong nandyan pa rin sila. Habang pinagmamasdan ko ang asawa ko, si Papa Antonio, si Lula Mila at itong dalawang makulit ay kumpleto na ako. Sila na ang pamilya ko. Marami pa ang bumati sa amin. Mga kasamahan ko sa trabaho sa munisipyo. Ilang kamag-anak ko na malapit sa akin. Mga kaibigan at kaklase ni Ada sa school. Congratulations, Sir Tristan, Ada. Halos makapanabay na bati ni Tina at Christy. Niyakap sila ni Ada. Ako naman ay nginitian at kinamayan sila. Congrats, pare. Nakangising bati ni Manuel, sabay lahat ng palad nito. Nakangising tinanggap ko naman ito. Wala na akong dapat alalahanin sa kanya dahil bukod sa taling-talina sa akin si Ada, ay nobya na rin niya si Tina. Mabuti naman. Sumunod namang bumati ang mga kaibigan ko na pawang mga nakangisi. Congrats, pare. Kababalik ko lang ng Italy, kasal mo na agad ang bumungod sa akin. Nakangising bati ni Luigi. Nakauuwi lang kagabi galing Italy. Tinanggap ko ang nakalahad na kamay niya at tinapik siya sa braso. Welcome back to the Philippines, pare. Kung hindi pa ako ikakasal, hindi ka pa babalik. Nakangisi ding sabi ko. Hindi ko pwedeng palampasin to. Gusto ko ring makilala ang babaeng nakasilo sa'yo. Tiningnan niya si Ada na nasa likuran ko lang at kausap ang ilang bisita. Pinaling naman ni Lorenzo ang mukha ni Luigi. O, huwag mong pakatitigan ang asawa ni Tristan. Baka bigla kang barilin niyan. Tinabig naman ni Luigi ang kamay nito. Hindi ko pa nga natititigang maigi. Sus! Kanina ka pa nga titig na titig sa kanya sa simbahan. Panisabi mo nga na ang swerte ni Tristan at nakakaingit dahil bata at mas maganda ang napangasawa niya. Hirit naman ni Atlas na tila nagsusumbong sa akin. Sinamaan ko naman ang tingin si Luigi. Ito ang kinatatakutan ko eh. Kaya minsan, nagdadalawang isip akong ipakilala si Ada sa mga ito. Baka magka-crush sila sa kanya. Pagdating pa naman kay Ada, hindi ko maiwasang maging mapag-angkin. Napamura ito. Masama na ba magbigay ng saloobin? Hirit pa ni Luigi na hindi malang natinag sa matalim kong tingin. Huwag kang magmura. Nasa labas lang tayo ng simbahan. Saway naman ni Matya sa kanya. Oops, sorry. Kayo kasi eh, pinagtutulungan niyo ako. Angal pa niya. Magsitigil na nga kayo para kayong mga bata. Hayan ang asawa ni Tristan. Saway naman ni Kester sa kanila. Nilingon ko naman si Ada na nasa tabi ko na pala at tumawak sa braso ko. Kinuha ko ang kamay niya at nginitian siya. Ngumiti din siya sa akin bago binalingan ang mga kaibigan ko. Para namang namatanda ang tatlo habang nakatingin kay Ada. Hi! Nahihiyang bati ni Ada sa kanila. Kilala na niya ang dalawa. Itong tatlo na lang ang hindi pa. Hello! Halos makapanabay na bati ng tatlo. Sabay ngisi at isa-isang nagpakilala. Makalipas ang ilang buwan. Magkaharap kami ngayon ni Ada sa kama habang nakaupo. Katatapos ko lang mag-shower at kasalukuyang tinutuyo ang buhok ng maliit na tuwalya. Inaya ko nga siya kanina na sumabay na sa akin at tumanggi naman siya. May gagawin daw siya, kaya nakasibango tuloy ako nag-shower mag-isa. Paglabas ko ay naabutan ko siyang nakaupo sa kama at may kung anong itinatago sa kamay. Tinawag niya ako at pinaupo sa kama. Ngiting-ngiti pa siya. You need something? Tanong ko sa kanya habang tinutuyo ang buhok.
akin na ang kamay mo. Sa halip ay sabi niya. Napakunot noon naman ako at tiningnan siya. Sinampay ko sa bato ko ang maliit na tuwalya. Akin na yung kamay mo. Ulit niya. Inabot ko naman sa kanya ang kamay ko. Napapaisip tuloy ako kung ano ang nasa isip niya. Ihanda mo. Ibuka mo ang palad mo. Utos niya. Ginawa ko naman at amused na tiningnan siya. Kumagat labi siya at may inilapag sa kamay ko. Kunot noong tiningnan ko ito. Isa itong mahabang bagay na kulay puti at sa dulong parte ay kulay blue. Sa gitna ay may dalawang guhit na kulay pula. Tiningnan ko ito ng malapitan. Kumalabog ang dibdib ko nang ma-realize ko kung ano ang hawak niya. Isang pregnancy test. Tumingin ako sa kanya. Ngumiti siya sa akin. Congratulations! Magiging daddy ka na. Masayang sabi niya at tumawa pa. Napaawang ang labi ko at muling pinakatitigan ang pregnancy test at bahagya ng nanginginig ang kamay ko. Nanlalabo na rin ang mata ko dahil sa nagbabantang pagpatak ng luha. Agad ko itong pinunasan at tumingin sa kanya. Malaki ang ngiti niya sa labi. Pero nang makita niya ang mukha ko, ay lumapit siya sa akin at niyakap ako. Mahigpit ko din siyang niyakap. Totoo? Magiging daddy na ako? Hindi makapaniwalang tanong ko sa kanya. Totoong totoo. Ayun ang ebidensya sa kamay mo. Natatawang sabi niya nang kumalas siya sa yakap ko. Tiningnan ko ulit ang hawak na pregnancy test. Hindi ako nananaginip lang. Kinurot niya ako ng malakas sa pisngi. Napadaing naman ako. Ano? Nananaginip ka ba o hindi? Tumatawang sabi niya. Totoo nga. Natatawa na ring sabi ko at hinila ko siya. Muli ko siyang niyakap na mahigpit at hinalik-halikan sa ulo. Di ko maipaliwanag ang sayang na darama ko ngayon dahil magkaka-baby na kami. Matagal ko na itong gusto. Hindi ko lang ino-open sa kanya dahil ayoko siyang ma-pressure, lalo na at nag-aaral pa siya. Makakapaghintay pa naman ako. Paano pala ang pag-aaral mo? Nag-aalala lang sabi ko. Tumingala siya sa akin at ngumiti. Pwede naman ako mag-aaral habang nagbubuntis ako. Kapag hindi ko na kaya, hihinto muna ako at babalik na lang kapag pwede na. Alam ko naman kasing gustong gusto mo na magka-baby at hindi kita kayang tiisin. Napamura ako. Bulalas ko at muli siyang niyakap na mahigpit at pinupog ng halik. Thank you, Ada. Hindi mo alam kung gaano ako kasaya ngayon. Thank you sa napakagandang regalo mo. Thank you. I love you so much. You're welcome, Daddy. And I love you too always. Terence, anak. Tawag ko sa mag-aapat na taong gulang kong anak na lalaki. Dito po ako sa garden, Mommy. Sigaw na maliit na boses na lalaki. Napangiti naman ako at pinuntahan siya sa garden. Naabutan ko siyang naka-squat sa Bermuda grass at may hawak na tingting at tila may kung anong kinukutingting sa damuhan. Nakalapag sa damuhan ang plastic na laruan niyang baril-barilan. Anong ginagawa mo dyan? Nakangiting tanong ko. Laro ako ng worm, Mommy. Aniya at nakabungis-ngis pang itinaas ang tingting na hawak na may nakasabit na bulate. Ay, dirty yan anak ko! Huwag mong paglaruan! Saway ko sa kanya at tinawakan ang maliit niyang kamay. Kinuha ko ang tingting na may nakasabit na bulate at itinapon ito. Itinayo ko siya at pinagpagan ang shorts niya. Hindi ka dapat naglalaro ng worm, anak. Dirty yun. Pangaral ko sa kanya. Kinapa ko ang likod niya. Medyo basa na dahil sa pawis. Promise mo sa akin di ka na maglalaro ng worm. Opo, Mommy. Nakangiting sabi niya. Di ko naman mapigil ang pisilin ang matambok na pisngin niya. Kamukhang kamukha niya si Tristan. Mata ko lang yata ang nakuha niya. Oh, halika na sa loob. Ligo ka na dahil aalis tayo. Hawak ko ang maliit niyang kamay ay pumasok na kami sa loob ng bahay. Naabutan ko pa ang dalawang kasambahay na nagliligpit ng mga nakakalat na laruan ni Terence. Mommy, wala pa si Daddy? Tanong niya habang pinupunasan ng tuwalya ang katawan at buhok niya.
Padating na yon, sagot ko. Umalis saglit si Tristan at pumunta ng farm para magbilin sa mga tauhan na naroroon. Nang matuyo na ang katawan ni Terence, ay pinulbuhan ko na siya at binihisan ng damit panlakad. Pero press ko na. Nilagyan ko rin ng bempo ang likod niya. Hayan, babango na ang baby ni mami. Sabi ko at pinanggigilang amoy-amoyin siya. Ang pogi-pogi pa. Bumungis-ngis naman siya. Kamukha ko po si daddy? Opo, kamukha mo si daddy. Parehas kayong pogi. Narinig ko yun. Anang malaking boses na si Tristan, nakapapasok lang dito sa kwarto ni Terence. Daddy! Sigaw ni Terence at patakbong lumapit kay Tristan. Agad naman siyang binuhat ni Tristan at pinupog ng halik. Ang bango-bango naman ang baby boy ni daddy. Panay naman ang bungsngis ni Terence sa halik ni Tristan. Nakikiliti kasi siya sa balbas at bigote ng ama kapag kumikis-kis sa leeg niya. Tumayo na ako at sinampay sa hanger ang ginamit na tuwalya. Lumapit ako sa kanila at ngumiti. Ang bilis mo ah. Puna ko kay Tristan. Tumingin naman siya sa akin at ngumisi. Baka mamiss mo ako. Kunwaring inirapan ko siya. Magbibihis lang ako tapos aalis na tayo. Huwag ka masyadong magpaganda ha. Bilin niya. Natatawang naiiling na lumabas na lang ako ng kwarto ni Terence at pumunta sa katabing kwarto na kwarto namin ni Tristan. Wala naman masyadong pinagbago sa bahay. Pina-extensionan lang ni Tristan. Mas pinalaki pa at dinagdaga ng kwarto. Ang bahay niya sa kabilang barangay ay tinatauhan din namin kung minsan. Ayaw niya itong ibenta o paupahan man lang dahil may sentimental value daw ito. Doon niya ako unang beses na inangkin. Nag-init ang pisngi ko. Ipinilig ko ang ulo at nagbihis na. Nakapag-shower na ako kanina. Kami pala ni Tristan, muli na namang nagliyab sa init ang mukha ko nang maalala ang pinagagawa namin sa loob ng banyo. Kahit na ilang taon na kaming kasal, ay hindi malang nabawasan ang init namin sa pagtatalik. Tila pa nga ay lagi kaming sabik sa isa't isa. Nang makapagbihis na ako at makapag-ayos ay sinukbit ko ang sling bag ko. Bumaba na ako ng hagdan at naabutan ang mag-ama ko na nag-uusap at nagkukulitan sa sala habang hinihintay ako. Nag-angat siya ng tingin at bahagya pang napaawang ang labi na makita ako. Pinasadahan pa niya ako ng tingin mula ulo hanggang paa. Pakas ang paghanga sa kanya mukha. Kahit naman kasi nanganak na ako kay Terence, ay wala namang nabago sa katawan ko. Ang ganda mo, sweetheart. Komento niya. Binubola mo na naman ako. Tayo na nga, baka tanghaliin pa tayo. Aya ko sa kanya. Ngumisi naman siya at binuhat na si Terence. Nagpaalam naman kami kay Manang Sol na hanggang ngayon ay kasama pa rin namin. Para na rin namin siyang pangalawang ina ni Tristan. Binilinan rin ni Tristan ang dalawa naming kasambahay. Habang nasa biyahe ay panay ang daldal sa amin ni Terence na nasa backseat at printing nakaupo sa safety car seat. Ang dami niyang kwento tungkol sa paborito niyang cartoons na pinapanood niya. Sila ni Tristan ang magkasundo sa maraming bagay siguro ay dahil pareha silang lalaki. Ramdam na ramdam ko ang pagmamahal niya kay Terence. Halos lahat na nang gusto nito ay sinusunod niya. Sinasaway ko lang kapag sobra na. Simula nang ikasal ulit kami, ay tumigil na siya sa pamamasukan bilang bodyguard ni Papa at tumutok na lang sa pamamalakad ng cacao farm na mas lalo pang nakilala. Bukod doon, nakisosyo rin siya sa mga negosyo ng mga kaibigan niya. At bukod sa mga negosyo, ay kami talaga ang pinaka-priority niya. Ako naman ay nagtuloy sa pag-aaral at next year ay gagraduate na ako. Patungo kami ngayon sa correctional sa Kapitolyo. Dadalawin namin sila Tiyang Lorna at Tiyang Pilo. Pero bago yun ay magsisimba muna kami. Salamat sa pagdalaw, Ada. Nakangiting sabi ni Tiya Lorna. Ang dami nitong dinala nyo. Nag-abala pa kayo. May natira pa nga doon sa huli ninyong dinala noong nakaraang linggo. Uwi ka ni Tiyong Pilo na sinilip ang dala naming grocery ni Tristan. Halos linggo-linggo kasi namin silang dinadalaw ni Tristan. Pero ang madalas na dumadalaw ay si Lola kasama sila Andres at Andrea. Naalala ko noong unang dumalaw ako. Kabadong-kabado ako noon. May takot pa rin ako sa kanila.
at masakit pa rin sa akin ang ginawa nila noon. Pero handa ko naman silang patawarin kung hihingi sila ng tawad. At yun nga ang ginawa nila. Humingi sila ng tawad sa akin at pinagsisihan na ang mga ginawa nilang hindi maganda sa akin. Pero ang labis na nagsisi ay si Tiyang Lorna. Panay ang hingin niya ng sorry. Pinatawad ko na naman sila dahil ayoko rin namang tumanda na may hinanakit sa dibdib. Wala po yun. Para hindi po kayo magutom. Alam ko namang nagsasawa na kayo sa mga pagkain dito. Nakangiti ding sabi ko habang pinagmamasdan sila. Nag-iba na rin ang aura nila. Pumusyaw ang kulay nila at nagkakalaman. 5 taon na silang nakakulong pero malapit na rin silang makalaya. Mabuti nga malakas ang asawa mo at si Governor Antonio dito. Kaya kahit papaano, medyo ilag sa amin ang mga nandito. Sabi ni Tiyong Pilo. Hindi lingid sa kaalaman ko na nabubugbog ito noon kapag napapagtripa ng kapwa inmate. Muntik na nga itong mabigti dahil hindi na daw niya kaya sa loob. Sobrang nangungulila din siya sa 2 kumpinsan at sobra siyang nagsisisi. Mabuti na lang at nakita ito ng kasamahan kaya napigilan ito. Yun yung panahon na humingi ng tulong sa amin si Lola, pati kay Papa. Nag-alangan pa nga noon si Tristan at si Papa. Pero alang-alang sa 2 kumpinsan ay ginawa nila. Kinausap lang naman ni Papa at ni Tristan ang mga opisyal sa loob na ihiwalay ng selda si Tiyong. Si Tiyang naman ay nakaranas ng depresyon kaya sinagot na rin ni Papa ang regular nitong check-up sa psychiatrist hanggang sa maging okay na siya. Kaya heto, masigla na silang 2. Pangako ko talaga kapag nakalabas ako, kami ni Lorna, maghahanap ako ng trabaho o kaya magninegosyo, yung matinuha para makaipon pampaaral nila Andres at Andrea. Anang ni Tiyong Pilo na halatang excited ng makalaya at magbagong buhay. Nasa grade 5 na ngayon si Andres at nasa 3rd year high school naman si Andrea. Sa isang pribadong eskwelahan sila ngayon nag-aaral at sagot ni Papa. Kay Lula Mila pa rin naman sila nakatira. Pinaayos ni Papa ang bahay ni Lola. Ang dating bahay na yari sa kahoy ngayon ay bato na. Si Trista naman ay kinuhanan ng pwesto sa palengke si Lola para doon ibenta ang mga tanim niyang sariwang gulay. Ako naman, tatanggapin ko ang alok ni Governor Antonio na trabaho. Segunda naman ni Tiyang Lorna. Ngumiti siya sa akin at hinawakan ang kamay ko. Maraming salamat talaga sa lahat, Ada. Napakabait mo. Manang-mana ka kay ate. Sa kabila ng mga kasalanan ko sa'yo, naging napakabuti mo pa rin sa akin. Hindi mo pinabayaan ang mga anak ko at kami. Pinapangako ko, magbabagong buhay na ako, kami ng tiyong mo. Hindi namin sasayangin ang 2nd pagkakataon. Maluha-luhang sabi ni Tiyang Lorna, maging si Tiyong Pilo, ay sinsero ding ngumiti sa akin. Wala po iyon, Tiyang, Tiyong. Isang pamilya na rin po tayo. At ang isang pamilya ay nagtutulungan. Ang importante ay nagbago na kayo at malapit na po kayo makalaya. Tumayo si Tiyang at niyakap ako. Hinagod ko naman ang likod niya. Tinapik naman ako ni Tiyong sa balikat. Magaan ang loob ko na makalabas kami ng correctional. Ganito naman ang pakiramdam ko sa tuwing matatapos ko silang dalawin. Hindi pa naman huli ang lahat sa kanila. At masaya ako sa 2 kumpinsan na makakasama na nila ang mga magulang nila. Ayokong maranasan nila ang naranasan ko noon na lumaki na walang kumakalingang magulang. Napangiti ako na makitang masaya naglalaro ang mag-ama ko sa parking area. Naghahabulan silang 2 at kapag lumalagpas na sa parking si Terence o may dadaan na sasakyan ay agad itong bubuhati ni Tristan. Lumapit ako sa kanila. Pareha silang ngumiti sa akin na makita ako. Niyakap ako sa liig ni Terence at tinalikan sa pisngi. Mabilis naman akong kinintala ng halik ni Tristan. Kumusta? Tanong niya. Ayos naman. Excited na silang lumabas para makasama sila Andres at Andrea. Mabuti naman, tayo na. Ayan niya sa akin. Tumango naman ako. Tinungo na namin ang sasakyan. Dinala niya sa backseat si Terence at sinakay sa car seat nito. Ako naman ay sumakay na sa passenger seat at kinabit ang seatbelt.
Sumakay na rin si Tristan sa driver's seat at nang masigurong okay na, ay binuhay na niya ang makina. Papunta naman kami ngayon sa San Agustin para dalawin si Papa. Tuwing Linggo namin siya dinadalaw dahil yun lang naman ang araw na hindi siya busy. Siya ulit ang governor ng bayan ng San Agustin at huling termino na niya ito. Magre-retiro na siya at i-enjoy na lang niya ang oras niya sa apo at aasikasuhin na rin ang ibang negosyo. Naalala ko yung huling dalaw namin sa kanya noong nakaraan Linggo. Humihirit na siya ng isa pang apo at gusto niya ay babae naman daw. Yun din naman ang gusto namin ni Tristan. Pero ang plano namin ay kapag nakagraduate na ako, gusto rin kasi namin ng malaking pamilya dahil parehas kaming nag-iisang anak lang ng mga magulang namin. Nandito na ang poging apo ko. Salubong ni Papa sa amin pagbaba namin ng sasakyan. Agad niyang binuhat si Terence nang lumapit sa kanya. Lumapit kami ni Tristan at nagmano sa kanya. Pasok na tayo sa loob. Nandiyan si Bernard at Laura kasama ang mga anak nila. Ayan ni Papa sa amin at nauna nang pumasok sa loob. Buhat si Terence. Akbay-akbay ako ni Tristan habang papasok kami ng kabahayan. Naabutan namin ang mga anak ni Bernard at Laura na naghahabulan sa malawak na sala. Agad na napapapasag si Terence sa mga bisig ni Papa at nakisali sa dalawa. Lumapit kami sa mag-asawang magkatabi sa sofa at umiinom ng tsaa. Tumayo sila at binati kami. Nagtapikan sa braso si na Tristan at Bernard. Nagbeso naman kami ni Laura. Inaanak namin ang isa sa mga anak nila. Nagkumustahan kami at nagkwentuhan tungkol sa mga anak namin. Madalas kami magkita dito sa bahay ni Papa. Minsan naman ay sa mansyon nila kapag iniimbitahan kami o kaya minsan ay sa bahay namin. Sobrang close rin ang mga anak namin. Napapangiting pinagmamasdan ko si Papa na nakikipagkulitan kay Terence at sa mga anak ni Bernard at Laura. Halatang sabik siya sa presensya ng mga bata. Noon ngang kapapanganak ko pa lamang kay Terence ay halos ayaw na niyang iuwi kaya may kwarto din siya sa bahay kapag gusto niyang magtagal doon. Kami naman ay may sariling kwarto na rin dito sa bahay niya na sabi niya ay bahay ko na rin. Sumandig ako sa balikat ni Tristan habang pinagmamasdan ang anak namin na masayang masaya sa pakikipaglaro sa mga anak ni Laura at ni Bernard at sa lolo niya. Maging ang mag-asawang Bernard at Laura ay nakangiti ding pinagmamasdan ang mga anak nila. Tumingala ako kay Tristan. Tiningnan niya ako at ngumiti sabay halik sa sentido ko. I love you, sweetheart. I love you too. Bulong naman sa isa't isa at saglit na nagtitigan. Punong-puno ng pagmamahal ang mga mata ng bawat isa.